Hi guys, what's up? Gagawa tayo ng video ngayon pero medyo iba ngayon. It's an inspirational video about my dad. Okay. Siya muna yung i-vlog natin para rin makita niyo yung ano niya. Yung pinagagawa niya. Okay. Tsaka pala hihingi tayo ng inspirational message sa kanya. Hindi natutuwa daddy mo, lunch yun. Shoutout nga pala sa nanay ko, nanay Virgie Villaluna, sa lola ko, lola Lita Villaluna, tita Gemma, tita Daisy, tita Lisa, and sa mami daddy ko na rin, Merlin Mar. Madami kayo eh, pero next time, yan okay. Saka pala kay, ano, kay Noah Juarez. Yan. Libre mo kal burgers pag uwi ko dyan ha. Kaloka. Okay guys, nandito na ako na daddy. Interviewin ko na siya. Kaso wala pa siya kasi siguro nasa ano pa. Nasa tabing dagat pa, naglalakad pa. Yan, kakadating lang ni daddy galing sa paglalakad. Yan. Tapos later pag nandito na siya, interviewin natin siya pag nagpapahinga siya. Okay. Ah, tapos hihingi tayo ng ano eh, ng motivational message. Di, madami ka bang exercise program na ginagawa? Mga ilan yan? Kami, mga 10. Oh, madami-dami yun ah. Hapon. Tapos mga ilang minutes delay every program yung ginagawa mo? Eh, kaninang umaga, pagising ko, mga 5:30, nag-warm up na ako, ano ng kamay, mayroong barbell, mayroong ano. Tatlo na agad ang natapos sa umaga bago maglakad. Tapos paglalakad, yan mga isang oras sa mayigit ako nalalakad. Wow. 1 kilometrong papunta roon hanggang 1 kilometrong pabalik. Grabe yun ah. Tapos di ba after nito meron pa kang session ni Tito Buboy, yung may dinidikit sa iyo, kinokuryente. May ilang minutes 'yun. Aba, eh, pagka ako tinitherapy, pinakawala mga 1 oras kalate na 2 oras. Ah, okay. Tapos after ng exercise, ano ginagawa mo habang nagpapahinga? Kumakain, nagme-merienda. Tapos di, baka pwede kami makahingi ng inspirational message mula sa iyo. Para doon sa mga ibang na stroke din na patient, para kung ano yung may papayo mo sa kanila. Ay, ang may papayo ko dyan. Ako ay 9 taon na ngayon na stroke. 9 taon. Ang masasabi ko lang sa mga na stroke na katulad ko, kailangan nila ang tabing lagat. Ang tabing lagat ay malaki ang magagawa sa kanila. At saka kailangan ni masipag, hindi pipiling tatamad-tamad. Masipag ka, buo maghapon, iyan ang ilaan mo ng maghapon mo sa pagpapalakas ng katawan. Ay ako ay dati, tinan mo, number one, ang dieta, kung ikaw ay maano, mag-dieta ka. Okay. Oh, thank you, Dad. Okay. Pauwi na ako ngayon, guys, eh. Pero, interviewin ko muna si Tito Buboy. Kasi may ito siya. Yan. May session pa sila. Kaso, hello. Hello, Tito. Hello. Yan. May session pa sila, pero tatanungin ko lang. Tito, mga ilan yung pasyente mo ngayon? 3. 3, okay. Pero Tito, yung sa all in all, sa lahat na, mga ilan na yung napapagaling mo na pasyente mo ngayon? Mga 6. Wow, that's good. Tapos, eto, gano'ng katagal tong session ni Daddy? Maabot ito ng mga 2 hours. Oh, okay.
Tapos ito pala yung ano guys, so ito yung yan. Yan yung sinasabi kong nakakuryente. Yan. Sige tito, pasensya na sa istorbo. Okay. Sulit na. Pasensya na kayo guys kung nabitin yung video ha. Kasi merong bagyo, tapos may work pa ako, kaya kailangan ko na sumibat papuntang Paloan. Pero guys, abangan nyo na lang yung part 2 ng video na to. Kasi papakita ko sa inyo yung exercise routine ni Dad. Para malaman nyo at mag-idea kayo kung gaano kadeterminado si Dad na bumalik sa dati. Para din sa mga ibang patients na sumusuko na o halos sumuko na, para makita nyo kung bakit hindi dapat. Kasi dapat tinitulungan yung sarili nyo kahit simple exercises lang. Kahit walang nakaalalay sa inyo or walang nakatingin, dapat ginagawa nyo pa rin. Tulad nga na sabi ni Captain Yami, push past your limits. So, see you na lang sa part 2 guys. Basta don't forget to hit like, comment, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga new videos ko.